ng mga reklamong kriminal ng NBI sa Office of the Ombudsman ang 19 na tauhan ng Bureau of Immigration na sangkot sa tinaguriang pastillas scheme. Kinilala ng NBI ang mga kinasuhan na sina Acting Port Division Chief Grifton San Pedro Medina, Dion Carlo Albao, Fidel Mendoza, Abdul Hafez de la Tonga, Haji Bashir, Gabriel Ernest Mitra Estacio, Ralph Arayan Makahilo Garcia, Paul Bedanya Villanueva, Abdul Fahad Guro Calaca, Danilo Caro Diodor, Mark Doliete Makababad, Aurelio Sumera Lucero III, George Between, Salahudin Pakalda Hajinor, Chevy Chase Reyes Nanyong, Jeffrey Dale Salameda Ignacio, Hamza Usudan Pakasum, Manuel Brillante Sarmiento III, Cherry Pie Payabyab Ricolcol, at R. German Tegyo Robin. Ang mga nasabing immigration officers at personnel ay nakatalaga sa NAIA terminals. Inirekomenda ng NBI sa Ombudsman na ilagay sa preventive suspension ang mga nabanggit na tauhan ng immigration. Sinabi ni NBI OAC Director Distor, nabatay sa testimonya ng whistleblower na immigration officer. Nagkakuntsabahan ang mga sangkot sa pastilla scheme para humingi at tumanggap ng mga salapi, regalo at iba pang benepisyo, kabilang na ang sexual favors mula sa mga dayuhan kapalit ng pagpapasok sa mga ito sa bansa kahit wala ang mga kinakailangang dokumento. Sinabi ng NBI na mayroong foreign travel agencies, clients at ilang miyembro ng dayuhang sindikato nasangkot sa mga ilegal na gawain sa Pilipinas na magbibigay ng listahan ng mga foreign nationals at ang kanilang arrival schedules sa kanilang mga contacts sa loob ng DI. Ang nasabing contacts naman ay ipo-forward ang listahan sa kanilang Viber group chat. Ang mga administrator ng group chat ay ibibigay naman ang nasabing impormasyon o listahan sa mga immigration officers at personnel na nakatalaga sa frontline immigration counters, travel control at enforcement unit at iba pang miyembro ng pastillas group. Samantala, inirekomenda rin ng NBI na kasuhan ang may-ari ng Empire International Travel and Tours na si Lia Wu ng corruption of public officials sa ilalim ng Article 212 ng Revised Penal Code. Natukoy na ang Empire International Travel and Tours ang pinakapopular at makapangyarihang travel agency sa BI na nagbabayad ng pastillas money para madaling makapasok sa bansa ang kanilang Chinese passengers. Pinakakasuhan din ng NBI sa Ombudsman ng karagdagang kaso si Immigration Officer Jeffrey Dale Salameda Ignacio alias Boss Nyepi ng Qualified Trafficking in Persons dahil sa pag-recruit sa isang babaeng Taiwanese na magtrabaho sa Pilipinas at pag-asikaso sa pagpasok nito sa bansa kahit ito ay tourist visa holder lamang. Persahang inilipat sa Pogo Company ang dayuhan na nadiskubre niyang ilegal. Nabatid na kinumpiska ang pasaporte ng Taiwanese at inabuso physically at mentally at pinwersang magtrabaho na parang alipin hanggang sa masagip ng NBI Special Task Force noong nakaraang Pebrero.